dakilain at sambahin ang Panginoong putihin. Ialay mga bitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa timay na lang. Tanay na kuniyak, inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong putihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalap naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa papatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pi-Hahiroth sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang.
Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo iniligtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat na tabunan, ako'y pinalakas niya't pinatatag, siya ang sa aking nagkupkup, nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng tambo ay mga agsihulog. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila
dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng Timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagsisimula ng linggo natin, tayo po ay muling pinaalalahanan ng kahalagahan ng pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Magsinabing pananampalataya, naniniwala tayo sa Poong Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo, muling hinarap si Jesus ng mga iskriba at mga pariseyo. Ito yung mga numero unong hindi kumikilala sa pagkatao at pagkadiyos ni Kristo. Na kahit anong bagay yung makita nila kay Kristo na ginagawa niya, maging marinig niya o marinig nila yung mga sinasabi ni Jesus na sinabi rin ng mga nauna pang mga propeta, pero sadyang ayaw nilang maniwala. Nakikita na nila, pero ayaw pa rin nilang kilalanin si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, wala nang ibang palatandaan pang ipapakita sa inyo. Kayo na mga, sabi nga dito, mga lahing masasama at di tapat sa Diyos. Na magandang mapagnilayan natin noon na tayo rin pagka minsan patuloy tayong humihingi ng palatandaan sa Diyos. Madaling sabihin na may pananampalataya tayo sa Diyos kasi nandito tayo, maayos ang buhay natin, nakakakain tayo, walang problema, walang sakit, kaya talagang taas-taas kamay natin sa Poong Nazareno, no? Talagang gano'n, no? Pero dumarating din ang punto na tayo po ay susubukin talaga kung nasaan yung ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Dumarating yan sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkakaproblema sa panahon ito ng pandemya, sa mga nagkakasakit. Hindi porket deboto ka ng Nazareno, hindi ka magkakavirus. Hindi porket deboto ka ng Nazareno, hindi ka magkakasakit o mahahawaan. Pero nandoon yung mas matinding hamon ng ating pananampalataya sa Nazareno na kahit magkasakit, maipapakita natin at maipamamalita natin. Sana po, no? Alam ko po hindi madali, no? Pero yung habang nasa ospital ka, habang nasa quarantine facility ka, habang nakikipaglaban ka o maging ang pamilya mo, hindi man ikaw pero yung pamilya mo ay masyadong apektado nitong COVID na ito, ikaw yung kailangan manindigan na magpahayag at magpakita ng iyong pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Yung kahit na mabankrupt, yung marami din kasi, no, mga businesses na naapektuhan, na nagsara, pero deboto ka naman ng Nazareno eh. Bakit nangyari sa iyo yan? Marahil, no, nais na gamitin ka ng Diyos para patunayan sa ibang tao, patunayan sa iba na patuloy na nagdududa sa Poong Jesus Nazareno na totoong nandiyan ang Diyos. Hindi lang sa kaginhawahan, maging sa kahirapan, kasama natin ang Diyos. Kaya nga yung kwento rin po, no, sa unang pagbasa na kung saan inilabas na ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin at ngayon sila po ay
tinutugis na ng mga Ehipsyo, ang sabi ni Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, at tingnan ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Na maganda ngayon, no? Paalala din sa atin lahat, kung sakasakali na medyo dumarating na naman sa punto na nagdududa tayo, kasi, no? At patuloy tayong nagtatanong na naman sa Diyos kung pinababayaan ba tayo ng Diyos. Ngayon, lakasan natin ang ating loob. Magdasal tayo, humingi tayo ng tibay, grasya ng Diyos para patuloy nating mapanindigan ang ating pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan na way ipahayag ng walang kapaguran, ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso, manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu, manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Para sa mga kapatid nating nagdurusa at nagtatanggol sa katarungan at kapayapaan laban sa kaguluhan at karahasan ng junta militar sa Myanmar, upang manatili ang kanilang siglang kumilos para sa kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos na di magkukulang sa awa, manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Para sa panunumbalik ng kapayapaan sa Myanmar, na naway maging bunga ng pagbabata ng mga hirap at sakit ng kanilang mamamayan, at ang pakikiisa natin sa kanilang pagtatakwil sa karahasan, kawalan ng katarungan, at pagsikil sa karapatan, manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Isang bayan na nagpupukay, nagmamahal sa'yo. Saan iyo nito tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kalik? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan.
Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ang puso mong mahal, bukal ng pag-ibig na lubhang dalisay, nagkatwang tao ka sa lupa'y namuhay, ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan. Naghatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong
banal na humugas sa aming mga kasalanan. Naghatid sa amin ang walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pakikiisa sa mga naganap sa Myanmar. Ama naming mapagmahal, ginagabayan mo ng makaamang pagmamahal ang sangnilika. Buong kababaang loob naming ipinagdarasal ang mga kapatid namin sa Myanmar na ngayon dumaranas ng paniniil ng kanilang militar at ng pandemyang COVID-19. Marami sa kanila ang nagdurusa, nagugutom, may sakit, biktima ng karahasan, nawala ng tahanan at nagkawatak-watak ang pamilya. Tunghayan mo sila ng iyong awa at ipag-adya sa anumang pinsala at pag-isahin sa katarungan at kapayapaan. Ang mga naninindigan para sa katotohanan at katarungan ay puspusin mo ng lakas ng iyong banal na espiritu. Patibayin mo sila sa paniniwalang itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo at sa kanyang biyaya ay mamunga ang kanilang pagsisikap at pagbabata ng hirap at pasakit. Antigin mo ang puso ng mga nagiging sanhi ng karahasan at pagdurusa ng kanilang kapwa at akayin mo sila sa pagsisisi at pagbabagong loob. Mapayapa mo kaming buklorin bilang isang pamilya at pagkaisahin mo kami sa pagtuturingang kami magkakapatid. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.